ang alamat ng lahing Tagalog. Hi! Sa mga bago po dito, huwag ninyong kalilimutang i-like at i-subscribe ang channel ko. Noong unang araw ay may dalagang nagngangalang si Mang. Isang araw ay nagpa siya si Simang. Sino man sa inyo ang makapagdadala sa akin ng isang malaki at buhay na sawa ay pakakasalan ko. Hindi agad nakasagot ang mga binata. Sawa? Mahirap humuli ng isang sawa. Sa wakas ay tumayo ang isang binatang nagngangalang ilog. Mahal kong si Mang, ang lahat ay gagawin ko para sa iyo. Humanga ang lahat sa salitang binitawan ni Ilog. Nang tumayo at umalis ang binata, ni isa ay walang naglakas ng loob na sumunod. Matagal na panahon ang nagdaan. Sabik ang lahat na malaman kung ano na ang nangyari kay Ilog. Kakabaka ba rin si Simang? Naghiyawan sa saya ang lahat nang bumalik si Ilog. Hawak niya sa isang kamay ang ulo ng nagpupumiglas na sawa, habang ang isang kamay ay pumipigil sa buntot nito. Nagpalakpakan ang mga tao. Mabuhay si Ilog! Mabuhay! At dinala na ni Ilog ang sawa kay Simang. Para sa iyo, mahal ko. Noon naman ay dalawang sundalong Espanyol ang dumating.
Napansin nila ang kaguluhan. Lumapit sila upang mag-usyoso. Ngunit hindi nila napansin ang pinagkakaguluhang sawa na hawak ni Ilog. Ang napansin nila ay ang kagandahan ni Simang. Lumapit pa ang mga dayuhan kay Simang. Itinanong nila sa dalaga ang pangalan ng lugar na iyon. Ngunit hindi sila napansin ni Simang dahil sa buong paghanga itong nakatingin kay Ilog. Itinaas ni Ilog ang ulo ng sawa sa kabinitawan ng isang kamay ang buntot nito. At biglang nilingkis ng sawa si Ilog. Takot na takot at alalang-alala si Simang sa kaligtasan ni Ilog, kaya't siya ay nagsisisigaw. Hinugot ni Ilog sa kanyang bewang at tinaga ang sawa. Naputol kaagad ang buntot ng sawa. Tumalsik ang masaganang dugo, ngunit tila buhay na gumagalaw-galaw pa ito. Kaya't muling napasigaw si Simang. Ngunit, sa kabila ng kaguluhang naganap, hindi naaalis ang pagkakatitig ng mga Espanyol sa dalaga. Muli ay tinanong nila si Simang at sumigaw na muli si Simang ng... Matagumpay na napatay ni Ilog ang sawa. At bilang gantimpala ay tinutuo ni Simang ang kanyang pangako na kanyang pakakasalan ang lalaki makapagbibigay sa kanya ng buhay at malaking sawa. Ngunit, sa pagkakaintindi ng mga sundalong Espanyol, ang taga-Ilog ay kasagutan ni Simang sa kanilang tanong na kung anong lugar ba yun. Kaya't magmula noon ay tinawag ang lugar na yun ng taga-Ilog. Nakalaunan, sa paglipas ng panahon, ay ginawa siyang Tagalog.